Let's all welcome our Girl on Fire contenders. We have Alia Kabangbang, Kate Cometa, Gavi Adoptante, and Erica Trinidad. Hello po! Bati po muna kayo, isa-isa sa ating Showtime Onliners. Go, go, go! Hello, Showtime Onliners! Hello, magandang tanghali po. Sana nag-enjoy kayo sa show sa yes. Girl on Fire na Wildcard Edition. Hi! I would like to greet everyone po na nag-support sa amin, sa lahat. And of course, sa akin po. Yay! We did it! Ay, galing! Ganda! Hi po sa mga pamilya kong nanonood po sa online at sa mga sumuporta po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Ang gaganda nila! Nakakatuwa yung energy nila, no? Kasi kung nakita nga natin na hindi sila pinalad na makapasok sa top 6 na maglalaban ulit, but nakita natin na sobra pa rin silang happy na yes, nakapunta kami at nakaroon kami ng chance. Totoo. Pero ito grabe. Nga po, ano pong nararamdaman ninyo ngayong nagkaroon po kayo ng chance lumaban pa sa wildcard round? Anong feeling ng gigil na yun? Sobra pong masaya. Kasi, dalawang best din po ako nag-audition dito. Alin? Yes, dalawang grabe. Best din. Tapos unexpected po talaga yung nangyari sa akin. Kasi nakita ko po yung mga kalaban ko na sa dami po nangyari sa Girl on Fire, isa po ko sa napili sa wildcard. Kaya, naiyak tuloy ako. Nakakatuwa naman. For me, nakakagigil siya na parang this is your last chance to be part of the semifinals, grand finals. So parang kailangan ibuhos mo lahat ng energy at lahat ng galing mo. And when I saw the girls, they are all good in different genres. So nakaka-inspire din kasi parang lahat sila pasabog talaga. So we're very happy for each other. Actually, close na kaming lahat. Yun, yan yung pinakamaganda. So happy kami sa isa't isa kung sino manalo. Ako naman po, yun nga po, kagaya po nung sabi natin, Kate, super naging sisters na kami dito. So, yun, to be part po ng wild card talaga, it's a huge opportunity na po. Kasi parang, wow, sa sobrang daming mga hindi rin pinalad, pero napili tama, kami. Yes. So, yung nandito kami, nabigyan kami ng second chance to show off what we can offer, talagang sabi namin, magagaling naman po kasi talaga eh. Kagaya nung sabi na ticket, different genres, malalakas lahat. So parang, yun, nandito kami, hindi kami pinalad. Pero again, alam mo yun, yung happy kami kasi we did our best. Ay, ang galing naman ng energy nila. Si, si Erica. Sobrang saya ko po kasi isa po ako sa nakapasok sa wildcard. Na, ang dami pong magagaling, isa po ako sa napili. Ako po kasi yung huling natawagan, kaya ay, grabe. Sobrang saya ko din po noon at unexpected po na napasama po talaga. Umiyak na po ako sa backstage. Grabe, naku, and they're also beautiful. Parang pag pinapakinggan ko sila nagsalita, parang nakaganon lang ako sa inyo. Tama. Grabe. Kasi at some point, nakaka-relate yung lahat. Na, kahit hindi lang tayo, lahat ng mga nanonood sa ating online viewers, nakaka-relate sila na make it positive every time na binigyan ka ng chance. Yes, but it's also okay. I'm just gonna say it out there. It's also okay to be sad. To feel sad. It's fine to feel sad. But at the end of the day, you know you're good. Diba? Yeah. And you did your best. And then yung sinabi nila na sa sobrang daming magagaling, sila yung 10 na pinalad. Totoo. Yes. And to be part of that production, grabe, ang galing nyo talaga. Trending grabe. Yan, promise. Trending na trending, grabe. Ito naman po, ano po ba yung lessons na iuuwi nyo na natunan nyo and na-pick up nyo dito sa ating mga Hataw royalties and sa journey nyo dito sa Girl on Fire? Isa-isa tayo, si Erica muna. Ako po yung huwag pong matakot na lumaban ng mag-isa. Ako po kasi, nalaban po ako dan sa dance group, kasama po yung mga grupo ko. Ako, ngayon lang po ako lumaban ng mag-isa nang wala po sila na kaya ko naman po pala. So lumabas ka sa shell mo, ang galing. So ako naman po, ako po kasi hindi talaga ako sumasala sa mga dance competitions. More of sa gymnastics po talaga ako. Oh. Pero also dance. So, sabi ko nga, ito, Girl on Fire, hindi pwedeng skills lang. You should dance as well. So, parang, yun, dun ko natutunan, especially with the Hataw royalties, na ano niya po na hindi pwedeng skills lang, hindi pwedeng dance lang. Kailangan you should be extra. Kasi ang daming ng dancers po eh. Ang daming yes. Magagaling. Pero bakit kalilitaw? Kasi there's something unique in you. Yun po yung natutunan ko. For me naman, I realized that kung ano yung genre mo, dun ka mag-stick. Kasi kami, magkakaiba kami. And they're young and mas malakas yung energy nila compared to me. I'm the oldest of the girls.
But I realized that this is my power. I'm doing aerial and doing sexy dance and floor works. I-own mo yon. Minsan nga na na-intimidate kami sa isa't isa, pero kailangan mo lang galingan sa kung anong meron ka, linisin lang and do your best. Right. Galing. Ako naman po yung natutunan ko. Sanay din po ako na sa grupo lang. Di po natatakot din po kasi ako. Then na-motivate po ako nung sinasabi nila sa akin na wala na kami diyan. Sarili mo yung nire-represent mo. So 1 minute lang yan, dapat lahat ibigay mo. Kasi ikaw yan. Ikaw yung natapat sa TV. Wala kami diyan. And then you present your team. Yes po. Pero ito po ah, sino po ang inspirasyon ninyo sa performance nyo kanina and gaano po ito nakatulong and nakasupport na ibinigay nila sa competition na ito? Nakakapag-inspired po sa akin yung family ko po, especially po si Papa. Aww. Kasi ano po eh. Okay lang po. Iyakit niyo si ano eh. Hindi po, ngayon lang po kasi ako nakita ni Papa na personal na sumayaw. Uy, mag-hi ka kay Papa mo! Hi pa! Thank you po sa support. Ayun. Tsaka po sa family ko, kay Kuya Mark, ayan, kila Tito Philip po, yun, yung kay Papa po, ano, ayoko umiyak dito. It's okay, it's okay. Hindi, 14 years po kasi kami hindi nagkasama, tas umuwi po siya. First time niya pa po ako nakita sumayaw harap-harapan. Ganun. Kasi puro lang po video, ganun po. Tapos hindi po kami masyado nakakapag-usap kasi busy po siya sa work, ganun po. Kaya ginawa ko po talaga yung best ko. Yun, para sa kanya din po ito, tsaka para sa pamilya ko po. Tsaka wow. Sa sarili na din po. Ako, aside from my family, of course, I think yung pinaka-inspiration ko yung sarili ko. Kasi minsan lang talaga ako mabigyan ng chances, yes. Ng second chance. These girls are very young and natutuwa sa kanila kasi nung age ko sila, nag-stop ako ng dancing. And then it took me 5 years to go back again and learn and nakita ko yung aerial arts. Doon pa lang ako. Na-realize ko, nagsayang ba ako ng 5 taon? Sana marami akong dyan na-aral. So parang ngayon, even though I'm 30 plus, I am more persevere para matutunan ko lahat ng kailangan ko hanggang malakas pa ako. Hanggang I can still dance. Okay. Ako naman po, yung inspiration ko is yung weaknesses ko. Which is yung mga doubts ko. Yung naghihinder sa akin eh. Confident naman ako, pero yun na, pag may mga nakikita na ako na parang, wow, sobra akong na-overwhelmed. Like the other girls, umatan talaga sila ng classes, Yes, yun yung nagiging drive ko na parang you can do more, Gabby. Sa akin naman po, yung mga magulang ko naman po at yung koryo ko po na lagi nakasuporta po sa akin na nandyan po ngayon. Siya po kasi talaga yung nagpupo sa akin na kaya mo lumaban ka, bihira ang ganitong opportunity. Ayun, thank you sa inyong lahat. But before kayo umalis at magpaalam, for now kasi sinasabi nga, producers are everywhere. So marami yes. Pang makakakita sa inyo and congratulations. Sino yung mga pwede nyong nakikita sa top 6 or pangalan ng isa sa mga top 6 ang papasok sa grand finals? Isa lang. Ako po muna. Yes. Ako, magaling lahat pero si Ate K po, Alpha Phi. K. 1 point for K. For me, si Kim. Kim. Si Ate Hazel po. Ay! Oh, wow. Para po talaga sa akin si Ate Kim. Okay. Ate Kim po talaga. So, abangan natin ang mga pasabog ng ating mga top 6. Yes. Top 6, tama. Top 6, but ayun, hayaan muna natin silang mag-promote ng social media nila and shout out sa family. Yes. Hello. Please add me on Instagram and Facebook Spinning Comet if you want to learn some aerial and pole arts and anything dancing. Please add me and follow me. So, keep updated sa aking mga ka-artian and kaganapan. Gabriela Luis Chu, Adoptante on Facebook, TikTok Gabby A, and Instagram. Sa Facebook po ay Erica De Leon Trinidad. Sa TikTok po ay Erica Trinidad lang din po. Thank you so much po. Sa Facebook po is Aliyah Kathleen Kabangbang. Yun lang po. Thank you so much. Thank you guys! And yeah. Congratulations sa inyong apat. Yeah.